sense the very glory of God in my life. Kaya dumating naman ang malaking problema, hindi ako na titinag. Hindi ako natatakot. It's living in the glory days. Hindi ko alam na hinahanda pala ako ng Lord. Tomorrow we'll be leaving for Malaysia. And we're gonna be meeting with all the men of God. Elbow to elbow, heart to heart. I'm so excited. Excited po ako na makadaupang palad ko ang ginagamit ng Diyos mightily sa iba-ibang lugar sa mundo. Amen? And it is an honor. It's my dream that comes true. Excited ako na for the first time, men and women of God are coming to umuusok po yung telepono ko lahat sila gusto pumunta rito. It's God speaking to them. Amen? Talagang nangliliit ako, nahahumble ako na mga men of God sa buong mundo kinukontak ako to come. And I do believe that God is moving in the Philippines. Amen? Amen. Kumikilos na po ang Diyos sa Pilipinas dahil wala na pong time. Sabi mo sa kapi mo, wala nang time. When I saw all these young people, this is your generation, young people. Ito na yung henerasyon nyo. Hindi pa kayo nakakakita ng signs, wonders, and miracles. I saw it in my generation. But I'm so excited na ang mga leaders dito, yung mga anak ko na, si Ken, si Daniel, si DJ, Iris, the young people raising up with the power of God, with the anointing of God. Kahapon po, I'm just overseeing. Mini-mentor po ang lahat ng mga team ng mga young people kahapon. They conducted the youth. Hindi na po kasi talaga kasya. Sorry po dun sa mga tinanggihan na namin. Hindi na po kasya sa lugar na ito. Napaka-init at grabe po ang revival na nangyari. I mean, young people are rolling from there. Hindi na po namin na, hindi nagkakanda, apakan na. Kasi grabe pong ginawa ng Diyos, talagang tinanggal ang lahat ng basura sa buhay nila. And some young people are just spinning around from there to here. Grabe, umiikot po ng ganyan. Hindi na nila alam po anong ginagawa nila. Somewhere on the floor sa, grabe, tinatali na nga namin eh. I said, don't worry, God is moving in their lives. Kaya kung maririnig nyo lang testimony, hindi po namin kaya aabutin tayo hanggang bukas sa testimony na napakaganda ng mga buhay, mga kabataan itong binago ng Diyos. Amen? Because God is about to move powerfully. Kaya ang goal po namin ay ma-encounter po namin yung 2,000 na yun. And the next batch will be September. Amen? Some of you have sponsors. You gonna enlist your names. Amen? Praise God. So, grabe na po kung makami-pamilya. Naririnig ko nga kahapon. Kapatid ko po yan, pastora. Ate ko po yan. Hindi ko naman alam kung sino yung ano. There's a lot of... And I am so blessed that God is touching the lives of this generation. Amen? So, ayun po pinakita ko sa inyo. Mentor kayo na sa Diyos walang imposible. And we are entering into that season, Shiloh. Kaya ang pangalan na nilagay natin dyan ay Shiloh International, because these people are coming internationally, may ibang lugar. Revival. Say revival. Revival. Eh, ngayon ko lang nga narinig yun eh, na meron palang, you will call on the angels of revival. Gagawin ko na yan. Angels of revival. Tinan mo ako wala ang tanong-tanong. Kung ano yung natutuhan ko, ginagawa ko. Kung ano yung narinig ko, yun ang ginagawa ko. Walang tanong-tanong. Wala na po. Simula ko nung naglingkod ako sa Diyos, lahat ng talino ko, binigay ko na sa Kanya. And the Lord is taking over of my heart. Naniniwala po ko na napakataas po ng talino ng Diyos. And anytime God wants to download something to me, all I need to do is believe, receive, and embrace. Amen? At para to, pinuno na ako ng Diyos para sa inyong lahat. Amen? My joy, I told my husband, sabi ko, alam mo ang joy ko, pag blinest na sila lahat, ang saya-saya ko. All of them are our spiritual children. Pag lahat sila ginagamit ng Diyos, powerfully, more than God, sabi ko, ang prophecy po sa mga anak ko, that the Lord will use them double than their parents. If you see the anointing of God in my life, doble po ito sa mga anak ko, sa pamangkin ko po. Amen? Amen? Those who are close to me, those my two
well. Those who love me, all of them will be used by God. And those people coming to this church, amen? Kaya the devil will try his very best na maalis kayo sa simbahang ito. That God has a future for you in this church. Amen? Kaya pag magsabi sa'yo, huwag na tayo dyan, lumipat na tayo. Ano sasabihin mo? Manahimik ka in Jesus' name. Amen? Amen? Praise God. Your devotion is in the presence. Because ang goal ko po sa buhay bilang pastor nyo ay dalhin kayo sa langit. Amen? Noon iniisip ko, ministry, ministry, church, church. But when God gave me this revelation, I want you to take my people to my kingdom in heaven. And I started, Lord, ano ba ang meron sa kingdom mo? Ano ba meron sa langit mo? And one by one, God reveals to me. Alam niyo, pag nagsasalita ako ngayon, revelation after revelation, God just opened my eyes. What is revelation? Revelation is God explaining to you the things that is made in heaven. Amen? So all of you na nandito, I am 101% that I will take you to heaven. Amen? Your destiny is in heaven. Amen? I hope may maniniwan sa rapture before lang. Tumulong ang trumpet, all of us will go to heaven. Amen. And the day God takes you home, I want to be 101% that you will be in the presence of God when your eyes are closed. Amen? Amen. Pastora, may mga challenges, may trials? Yes! Sinungaling ang Biblia pag sinabi kong wala kayong pagsubok. Because sabi ng Lord, there will be trials, there will be testings, but you will overcome. Amen? You'll be faithful in the Lord. You'll be faithful in this church. You will be faithful with the pastors. You will be faithful with the leaders. You'll be faithful to one another. Sama-sama po tayo sa presence ng Lord. Now, we are entering into the signs. Ulit-ulit. Signs for understanding. I want all your family. Kaya isa-isa lang po, mga kabataan, dinadala na nila yung ate nila, kuya nila, magulang nila. Someday, praise God. I want this church to multiply as stars in heaven and the sun on the seashore. Why? Because I am 101% that all who comes to this church will go to heaven in the name of Jesus. Amen? Praise God. So I want everyone to stand up right now. Whatever our prayers will go, we will believe God. Ang pananampalataya po na gagawin natin kay Jesus. Hindi natin nakikita siya. And that's one step. Hindi natin nakikita si Jesus, pero naniniwala tayo. That's one step that we believe. That 2,000 years ago, He died at the cross. I want everyone to go to the cross and look at Jesus. Si Jesus po ang dadala sa akin sa langit. Because that blood that He shed, yung dugo na bumuo sa kanyang katawan, ayun ang sikreto ng signs, wonders, and miracles. If you can hear the testimonies of all these young people, kung paano sila binago ng Diyos, kung paano nga sama-sama, kung paano mga buhay nila ay parang basura na, sa Panginoong Jesus may pag-asa. Sa Panginoong Jesus may paghuhugas ng kasalanan. Sa Panginoong Jesus may pag-ibig. And that is the first signs, wonders, and miracles. That is the first miracle sa buhay ng bawat isa sa atin. Yung ang kasalanan natin, ang kabayaran ay sa impyerno. You know what? During the deliverance, when I saw these young people hawak ng mga demonyo ang buhay nila sa iba't ibang klaseng pag-iirap, droga, lahat-lahat.
sexual sin, bisex, lahat hindi nila kayang baguhin ang sarili nila. I heard the agony of all these young people. How they cry, they yell, Lord, palayain mo kami, Lord, palayain mo kami. I heard demons from hell in agony. Itong mga kabataan ito ay dadali ng demonyo sa impyerno. But because we conducted this encounter, they received such power of love, such power of forgiveness, such power of deliverance. The Holy Spirit comes, si Jesus nasa langit, pero nandito kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. The Holy Spirit, Espiritu Santo na nagpalaya sa pangalan ni Jesus sa lahat ng mga kabataan ito. Hindi na nila maahatak ng mga demonyong ito mapunta sa impyerno, kundi Lord, even right now, they will all go to heaven anytime. Their hearts, their lives are connected to heaven. Their names are written in the book of life. Ganyan tayo lahat sa abang at awa ng Diyos. Ang mga pangalan natin nakatala sa langit. Ngayon lahat ang mangyayari sa buhay natin, it will come to pass. And God called you to this church so that all the things written in your book of life shall come to pass in this church. And right at this time, 5 araw na lang, papasok na tayo sa signs, wonders, and miracles. And we will see Jesus coming and visiting this place. We will see the power being released by the Holy Spirit. We will see the signs, wonders, and miracles, the healing, the supernatural. In the name of Jesus, sama-sama tayo. I want you to close your eyes. And let's pray in the name of Jesus. Let's first give our life to Jesus right now. Na mula sa araw na ito, hindi na tayo maglalaro. Mula sa araw na ito, magiging seryoso na tayo. Mula sa araw na ito, magiging galit, magiging sugapa tayo sa presensya ng Diyos. Mamahalin natin siya ng buong puso dahil binigay ni Jesus ang buhay niya sa bawat isa sa atin. Kung wala si Jesus, lahat tayo mapunta sa impyerno. Kung wala si Jesus, wala tayong buhay at walang hanggang buhay. Hindi kaya ng mundong ito. Linisin ang ating mga kasalanan. Hindi kaya ng mundong ito. Ibigay man natin sa lahat sa
something on those hands. Rema karamba moros. Ay kalalala makuraya by your grace and mercy, Lord. We dedicate our hands for your glory, God. For your glory, Lord. For your glory. For your glory, Lord. We dedicate our hands. Ang mga kamay na ibinigay mo sa amin, Panginoon. Gamitin mo mga kamay na ito, Lord God. You felt numbness on your hands right now. Gamitin mo mga kamay na ito, Panginoon. You felt numbness in your hands right now. The Lord is touching you. The Spirit of the Lord is touching you. Angels are touching your hands right now. In the name of Jesus right now, Lord God, that there will be a wave of power. There will be waves of healing. There will be waves of miracles coming to those hands in the name of Jesus. Those hands of the Lord, the power of God shall come to those hands. The power of God shall set forth deliverance of those hands. Lord, use the hands for your glory. Use the hands for your power. Use the hands with your anointing, God. Every
Jesus right now. Worship the Lord in your heart right now. As men.